Hello guys, this is Kuya G uli. So nandito tayo ngayon, welcome back to my channel. So bibigay tayo ng 5 tips kung bakit ba tayo iniwan. And this is applicable sa mga babae at lalaki. Wala pong hugot dito or anumang impluwensya sa video na ito. So yeah, thank you and let's get started. Tip number 1, masyado ko mapagmahal. Masyado mo nang minamahal yung taong nagpapasaya sa'yo, kaya nakakalimutan mo ng sarili mo. Dumating ka sa point ng buhay mo na tinatanong mo ang sarili mo kung okay ka pa ba. Hindi masama magmahal, maganda yan sa totoo lang. Pero tandaan natin na ang kailangan natin unang mahalin is yung sarili natin. Huwag yung tipong binigyan mo na ng cellphone pati load sa'yo pa, nag-down ka na ng motor niya, kaya lang yung mati sa'yo pa din. Isiya mo lang kapatid, okay lang ang magbigay para ipakita mo kung gaano mo siya kamahal. Pero tandaan mo, baka maging dependent siya sa'yo. Worse is, hindi siya matakot na ilmot dahil masyado mo siyang mahal, kaya kahit iwan ka niya ay ayos lang sa kanya. Tip number 2, masyado mong ginagalingan. Isa sa mga dahilan ng partner mo kaya ka iniwan ay masyado mong ginagalingan. Ikaw yung magaling sa ganito, ikaw yung magaling sa ganyan. Hindi porket sinasabi niya sa'yo na ikaw ang mundo niya, ikaw na ang lahat ng magaling. I-appreciate mo din yung mga bagay na kaya niyang gawin at minsan ayaan mo siya sa mga bagay na gusto niya. Hindi palagi na dapat ikaw ang magaling. Tip number 3, masyado ka ng busy. Alam ko naman na marami kang ginagawa sa buhay, trabaho, career, overtime, quality time sa pamilya, catching up sa barkada. Pero ang pinakamasarap na bagay na mabibigay mo sa partner mo is yung oras mo. Bukod sa ito ay priceless, ito ay walang kapantay. May mga bagay na oras mo lang sapat na. Make sure na hindi mo mapapabayaan ang oras mo sa kanya. Kapag may taong nagbigay ng oras sa kanya, baka ikaw ang mag-abol ng oras sa kanya. Tip number 4, masyado kang maigpit. Sabi nga nila, hawakan mo ang ibon ng maigpit at ito ay mamatay. Hawakan mo naman ang maluwag, baka lumipad. Pero paano nga ba ikaw iniwan sa pagiging maigpit mo? Okay lang naman pagiging maigpit eh. It's a sign na sobrang concerned ka talaga sa kanya. Ang mahirap dito is kaya ka nahihigpit is dahil may pinagsasalosan ka o may nararamdaman ka pagtataksil. Kaya ultimo oras ng pag-uwi niya, kwintado mo. Pati oras ng biyahe, oras ng pag-online, lunch break, alam na alam mo. Huwag kang paranoid. Kung magloloko yan, magloloko talaga yan. Tip number 5. Wala. Nagluloko talaga siya eh. May mga taong napakabait, napakaluwag, napakapagmahal at sobrang perpekto na pagdating sa relasyon. Sila yung tipong kinakaingitan ng lahat. Kaya lang bakit iniiwan pa din? Bakit ganun? Bakit may mga tao pa din na iniiwan ka despite sa pagiging papagmahal mo, despite sa pagiging maluwag mo, despite sa pagiging almost perfect mo? Isa lang sagot dyan, may mga tao talaga na napakawalang iya sa mundong ito at napakawalang kwentang tao. Sila yung mga tao na nag-i-exist lang para mandurog ng puso. Pero okay lang yan dahil may mga tao namang nag-i-exist lang din para bumuo ng mga nasirang puso. Sabi nga nila, everything happens for a reason. Sabi ni John Lloyd, baka kaya tayo iniwan, baka may darating na kapalit. So, ayun lang guys. Salamat sa pag-check ng aking channel and I hope may na-share akong tips sa inyo kung bakit ba tayo iniiwan ng mga taong mahal natin. I hope ma-visit niyo ulit yung channel ko. And again, ako muli si Kuya G. Please like and subscribe my channel if nagustuhan po ninyo ito para sa mga iba't ibang tips. And I will see you again mga kapatid. Bye-bye!